Hi guys, Paul Squared here. Welcome to episode 5 ng Thursday Showcase na kung saan i-feature ko ang mga collections ko plus may mga Q&A at pabati portion tayo pag ganitong klaseng video. Siyempre, kinapalang ko na ang pagmumukha ko para magganito ako. Kasi lagi na lang akong list video. Baka nagsasawa na kayo. So, medyo ibang klase naman ang gagawin ko. So, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please do subscribe sa akin channel. Please do click the notification bell. At syempre, bigyan nyo ako ng thumbs up para naman malaman ko kung nagustuhan nyo ang video ko na ito. Pero bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo. At syempre, nagpapa-shoutout ang mga taong ito. Thank you very much, Kim Pang's Daily Vlog. Kay Hadouken TV. The Misadventures of Frapao. At si Honey Rose. Hirap pala, no? Hirap pala magbasa, no? Pagka nakapababangga. So, well guys, tuloy natin ang ating Thursday Showcase. Simulan natin sa Q&A ng mga naiwan doon sa previous Thursday Showcase ko. Thank you very much, Mom of Five Hearts, aka Jen. Tama ka, natupad na nga aking mga pangarap. Parang ang taas ng pangarap ko yan. Na mapasayo kayo. Maraming salamat at natutuwa pa rin kayo sa paggawa ko ng video. Sana hindi kayo magsawa. Para naman ganahan ako lalong gumawa ng video. At oo, tama ka. Favorite color ko ang green. Any shades of green is my favorite color. Thank you, Lexicon TV. Ang favorite retro game ko ay ang Contra. A little bit of trivia, no? Bali, ito yung first game na talagang pinaggastusan ng nanay ko. Medyo mahal siya ng mga panahon na yun kasi original siya galing Japan. Tapos ang tawag ko dati sa game na to ay Rambo Commando. O kasi, di ba dalawa silang player doon? Yung naka-red shorts tsaka blue shorts. Yung red shorts si Rambo at yung blue si Commando. Pero talagang title pala nun ay Contra. So sana malaro mo ha, Lexicon TV. Papanoorin ko yan sigurado kasi favorite game ko yan dati. Thank you. Thank you very much, Your Majesty Tintin. Ang request mo, kakanta ako. Sige, para sa'yo, kakanta ako kahit sintonado. Pagpasensya nyo na ang boses ko. Isang ballad, love song ang kakantayin ko para sa'yo. Sandali, kuha tayo ng gitara para medyo maganda ang dating. Wait lang! So, pagpasensya nyo, hindi ako masyadong marunong mag-gitara, no? So, basic lang ang alam ko. Pero, dahil nga nag-request si Tin, marakas ka sa'kin, Tin, eh. Sana hindi nyo ako i-bash, ha? Hindi ako magaling mag-gitara. Marunong lang akong konti, ha? Ha? Okay. Game. Nano, 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 it drives me crazy. I really love what it does to me. Sweet, sour, and salty. Nano, 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 nano. Ayan, Tin, ha? Kinantaan na kita. Maraming salamat, King FB, aka Royce. Bali, nag-request siya na gusto niya daw makita ang Pop Funko collection ko ng Boku no Hero. Sige, para sa'yo, Royce, papakita ko sa'yo. At hindi lang yan, bubuksan ko pa at para makita mo up close and personal. Sandali. So, ito na, Royce. Unang-una natin si Tenya. Hindi siya nagpo-focus kasi ayaw mag-focus eh. Si Tenya. Tapos, to si Ochako. Tapos si Katsuki. Tapos si Deku. At syempre, yung medyo malaking figure, malaki ulo niya, may hydrocephalus siya. Si All Might. Ayan, laki oh. Woohoo! Diba, Royce? Okay ba? So, tuloy na natin ang Thursday Showcase para i-feature ko yung mga laruan ko since nasimula na natin doon sa mga gustong makita ni King FB. So, simulan natin dito kay Ryu. SH Figure Arts. So, ito yung unang-unang labas nila ng Street Fighter 5. So, ayan. Si Ryu. Sa mga nakakilala at mga nakakalaro ng Street Fighter, kilala niyo siguro to. Ayan. Si Ryu. Next naman, again, yung laruan na may hydrocephalus. Nendroid. Si Captain America. So, medyo kilala siya na si Katsa. Yata niya. Kit-kit ni Captain America. Ito yung itsura niya kapag ka naka-unbox na siya. So, ito yung nasa loob niya. Marami siyang accessories. Meron siyang shield. Tapos meron siyang parang base na pwedeng paglagyan. Tapos alam ko kasama niya si Iron Man eh. Kaya meron siyang parang diorama na pwede mong buuin kasama si Iron Man. Si Captain America. Ganda ba? Then syempre hindi mawawala ang Dorbs. Oo. Medyo na-complete ko yung set niya. Dumating siya sabay-sabay. Oo. Apat na Dorb set siya ng Justice League. Oo. Ayan o. Limang characters lang siya. Yan. Dami no?
ang hirap magbalance. So, unang-una si Batman. Okay, kilala-kilala si Batman. Siyempre, sikat yan. Sikat yan si Batman eh. And si Cyborg. Tapos, sumunod naman si Flash. Flash! Ah! Ay, maling palabas siya. Then, siyempre, si Aquaman, aka si Khal Drogo. At ang huli, yung kalaban nila, si Steppenwolf. Ewan ko kung tamang pronunciation ko, di ko napapanood yung sa Justice League. Steppenwolf. So, lima lang siya. So, sa nakita nyo, kompleto ko na yung Dorbs itong series na ito ng Justice League. At meron pa ako ipapakita sa inyo na parang kinoconsider ko na rin collection. Since mahilig din naman ako sa comics or any reading material na fancy ko. At alam nyo rin naman na sa mga previous video ko na medyo nire-reference ko ang wrestling kasi favorite ko talaga ang wrestling. So, bumili ko dati, sabihin ko mga 1 year ago na ito, ang WWE Encyclopedia. Encyclopedia of Sports Entertainment. Medyo makapal siya, no? Tapos, hardbound siya. So, maganda siya. Hindi ko pa siya natatapos basahin, pero magaganda yung content niya. So, parang yung history ng mga wrestlers ng WWE. So, maganda siyang basahin. Sa mga mahilig ng ganito, bago-bago pa. Ayan. So, para makita yung collection ko. Ayan. Take sa likod. Thank you nga pala, Elfie. Oo, masasabi ko, meron ding Pop Funkos na The Walking Dead. Meron din siyang ibang figure line. Next Thursday showcase ko, papakita ko para sa Elfie, para makita mo. Meron akong currently 3 Pop Funkos ng The Walking Dead. Hahanapin ko pa siya kasi medyo, hindi ko alam kung saan ko siyang part nilagay. Pero meron akong 3. Papakita ko sa'yo next week, ha? Thank you, Miss Ai, ng Michelle Goes to Sweden. Oo, ang sabi niya, saan daw ba nang galing si Spider-Man talaga? Yung costume ba tinatanong mo? Actually, alien costume talaga siya. May buhay siya. Nakuha niya ito noong merong Secret War sa comics. Medyo mahabang kwentuhan yun pag-uusapan natin. Pero doon niya nakuha talaga yung costume na yung symbiote. Tawag yun is symbiote. Symbiote. Bubulol ako. At ang huling katanungan niya, Red Horse or MP? MP tapos ang Chaser Red Horse. Lupit, no? Ay nga pala kay Suddenly 21, tanong niya kung magkano yung mga it depends na eh. So nagre-range ang mga toys ko from pinakamura is siguro 50 pesos, meron akong mga 50, may mga mas small items, up to yung pinakamahal ko nasa 4,000 pesos ang isa. Nagtanong siya kung ano daw yung prominent difference ng Japanese tsaka ng Filipino. Dahil dyan, Suddenly 21, gagawa ko ng separate video ng pinagkaibahan ng Japanese tsaka ng Filipino. Thank you nga pala sa idea, Suddenly 21. Sana hindi ka magsawa sa panonood. Thank you very much, Our Life in the Philippines, aka Mami Cindy. Ang tanong niya, kung magtatayo daw ba ako ng sarili kong comedy production. It depends naman kasi. Kasi yung humor ko parang sa personal experience ko tsaka yung mga kwento ng mga kaibigan ko. So, hindi ko alam kung lahat makaka-relate sa humor ko. Tsaka medyo, Mami Cindy, medyo rated X. Medyo rated SPG yung mga jokes ko talaga. Medyo tinone down ko lang para hindi naman medyo kabastos-bastos sa YouTube. At marami din kasi nanonood ng mga bata. So, parang nag-self-censoring ako. Parang nga naman. Pero ang totoo niyan, maraming lumalabas na mababaho sa aking bibig. Lalo na pagka kumain ako ng bawang tsaka ng sibuyas. Thank you very much guys sa pagsama sa akin dito sa Thursday Showcase. Episode 5 na po tayo ngayon. At kung meron po kayong mga katanungan, special request, wag lang mahirap pa. Wag lang din kayo uutang sa akin. Ha? At kung may gusto kayong makita sa mga laruan ko, i-comment nyo lang sa baba para magawan ko ng paraan. Paraan lang yan. Maraming salamat guys. Ako nga pala si Potsquared. Yung sabing maraming salamat.